Marami din mga club doon na yung mga 125. Mas marami yun. Mas marami. Oh. Usually sila yung mas sila marami. Yung marami. Oh. Kaya sila rin sinasabihan namin na kailangan kayo magdisiplina. Huwag kayong basta overtake lang tapos walang tingin-tingin. Huwag kayong pag medyo zigzag yung kalsada, kumukor sa kabilang lane, eh pag may kasalubong, banggaan, patay. Boys doon palagi. Disiplina. Disiplina, eh, no? Disiplina talaga. Para hindi magkaroon ng aksidente, talagang disiplina. In almost anything we do, kailangan natin disiplina. Sa anong paraan ay iba yung riding sa Ormoc City halimbawa o yung mga nearby areas dito, nearby barangay? Hindi ko naman siguro masabi kung ano yung naiiba. Oo, basta masabi ko lang, pagpasok nila ng Ormoc, kailangan naka-helmet sila doon. Basta yun. Tapos yung brother-in-law ko, bagong panalo lang ng pagka-mayor yun, kinausap ko yun, sabi ko, bro, baka pwede mong implement sa Kananga. That's right beside Ormoc City. Correct, baka pwede correct. Mo naman implement sa Kananga na mag no helmet ano ka, policy ka rin. Pag walang helmet, huli. So, kailangan naka-helmet. So, in-implement niya rin. Para hindi yung paglabas ng Ormoc, okay. Actually, ganun yung ginagawa na paglabas ng Ormoc, tatanggal yung helmet. Pwede na eh. Anong purpose pa dyan natanggal? Lalagay sa siko, lalagay kung saan. Pero yung negative image, isa yan sa mga stigma, no? Na talagang nilalabanan natin. Yung negatibong imahe, sa tingin mo, sa pananaw, paano matatanggal yan sa mga riders? Usually kasi dati, tingin, parang yabang eh, di ba? Motor ka eh. Pero yung iba, parang kaskasero, di ba? Marami rin kasing ganun eh. Oh, pero among our riding community, kailangan tayo mismo ipopulis natin yung mga kasama natin eh. Hindi maiiwasan na mahilig magpawili nasa highway o kaya mahilig magkaskas sa mga zigzag. Pipinahan ka, no? Kasi kung mabilis ka magpatakbo sa zigzag, normally you really cut corners eh. But you do not do that sa public roads. No, pag gusto mong kumarera, doon ka sa karerahan. Doon siya sa racetrack. Punta ka ng Subic, punta ka ng mga racetrack dito. Doon may pakita yung lahat ng galing mo. Pero pagdating mo sa kalsada, kailangan disiplina. In fact, kahit sa... I can only speak for Ormoc, no? Okay, okay. Pati sa amin, meron kami speeding discipline. So pag nasa highway ka, 80 ka lang. 80? Kasi yung mga pulis namin, binili namin na speed gun. Okay. So, di pwedeng mas mabilis pa doon, so 80 kilometers per hour. Maraming nakakalusot. Pag walang pulis na nagsispeed gun, siyempre, iba, medyo mabilis. Pero pag nahuli ka doon, magmumulta ka. Oo. Ayun. Ito, may nagtatanong dito from Randy Tan. Ilan daw po ang motorsiklo ni Mayor Richard Gomez? Konti lang. Konti lang. Pero may maliit, may malaki. May maliit, may malaki. Depende sa kung meron akong motor sa Ormoc, meron din akong motor dito sa Manila. Nabanggit mo kanina, pumapasok ka sa opisina mo, sa City Hall. Sa City Hall, minsan nakamotor ako doon. Nakamotor ka. And I'm sure marami nagmumotor dyan, no? Yung mga nagtatrabaho dyan. Marami. Yan naman ang common. Talaga may parking lot kami doon para sa mga motorsiklo lang.